Did you also request to take down all the videos ng mga pinost niya? Is it still existing pa po ba yun, sir? Until now, existing. So yung crime, nag-start nung Friday, September 29, mm-hmm. until now, nandiyan pa rin yan. So we have no communication with Ms. Fowler, but we can. Mm-hmm. Depende sa kanya kung i-take down na yan, sagutin na yung mga kaso, maybe we will reconsider. Mm-hmm. But as of today, we are filing a case to protect the name of the Kapisanan. Mm-hmm. To protect the name, the reputation of the Kapisanan, that this is not based on our personal na issue namin sa kanya. Wala kami personal issue. Ang issue ng Kapisanan, ng social media, is based on advocacy. Advocacy about morality, advocacy as watchdog. Kasi ang Kapisanan is a watchdog ng cyberspace ng Pilipinas. Inireklamo ng Kapisanan ng social media broadcaster sa Pilipinas Incorporated sa NPI, ang social media influencer at blogger na si Tony Fowler. Ayon sa complainant na si Bernie Miyake, ang Secretary General ng Samahan, sinabihan sila ni Fowler sa isa nitong vlog na sinungaling, matatanda na at malabo ang mata. Ito'y matapos nilang sampa ng reklamo sa Pasay Prosecutor's Office si Fowler ng paglabag sa cybercrime law dahil sa umunoy malalaswang videos. Sinabi ni Attorney Mark Tolentino, ang abogado ng grupo, na hindi dapat makasanayan at pinababayaan ang kalaswaan sa social media. Samantala, sinabi naman ni NBI Cybercrime Director Chief Jeremy Lotok na iisuhan nila ng subpoena si Fowler para makuha naman ang kanyang panig. Sa akin naman pareham kay Tony Fowler, sinabi nito na nakahanda siyang sagutin ang reklamo at mag-uusap-anya sila ng kanyang abogado para sa susunod nilang hakbang.